The American military ship had previously been seen passing through waters that are still being discussed in the South China Sea despite numerous requests from China, which has a significant military presence in the region. The U.S. Marine Corps has tested a concept called lightning carrier during joint exercises with the Philippine military. The idea of this concept is to load amphibian assault ships, such as USS Wasp that participated in this exercise. Loading 10 or even more F-35 Lightning II jet minus 2 times the amount that can normally be loaded on the ship. Experiments lead to the realization that this is a choice. First, think the Marine Corps might realize that this is the best use of their large amphibian assault ship. I think you will see more and more such spread, Bryan Clark, a Navy affairs expert, told media outlets. The F-35B Lightning II with Marine Fighter Attack Squadron 211, 13th Marine Expeditionary Unit, MEU, was launched from the flight deck of the Wasp-class amphibious assault ship. The U.S. Marines plan to use such lightning carriers as a supplement to large aircraft carriers. According to a spokesman for the Marine Corps, they will take full advantage of the amphibian assault ship as a sea base, but at the same time will provide a significant air force with attack capability. Compared to regular operators, lightning carriers have a much smaller effective range when they fight Navy and air aggression or carry out attacks. This weakness is caused by the need to use modifications to the F-35B. Suitable for short takeoffs and vertical landings required on amphibious ship decks. The F-35B modification has a smaller operational range and effective payload than the F-35C, a modification used on U.S. Navy aircraft carriers. Another weakness of lightning carriers is that they can carry far less fighter jets than supercarriers. Although theoretically it can be installed to hold up to 16 to 20 F-35s, that number means that compared to more than 75 jets that can be carried by Gerald R. Ford-class operators, the exercises were part of the U.S.-Philippines exercise, which reportedly conducted exercises on the possibility of recapturing a small island with joint forces. The Philippines controls several islands in the South China Sea, whose waters are still being discussed by several countries, including China. We'll be right back.
Ang barkong militar ng Amerika ay nauna nang nakita na dumadaan sa mga tubig na pinag-uusapan pa rin sa South China Sea sa kabila ng maraming mga kahilingan mula sa China na mayroong makabuluhang presensya ng militar sa rehiyon. Sinubukan ng US Marine Corps ang isang konsepto na tinatawag na Lightning Carrier sa magkasanib na pagsasanay sa militar ng Pilipinas. Ang ideya ng konsepto na ito ay upang i-load ang mga barko ng pag-atake ng amphibian tulad ng USS Wasp na lumahok sa ehersisyo na ito, na naglo-load ng 10 o higit pang F-35 Lightning II jet minus 2 beses ang halaga na karaniwang maaaring i-load sa barko. Ang mga eksperimento ay humahantong sa pagsasakatuparan na ito ay isang pagpipilian. Sa palagay ko ay maaaring mapagtanto ng Marine Corps na ito ang pinakamahusay na paggamit ng kanilang malaking amphibian assault ship. Sa palagay ko ay makikita mo ang higit pa at higit pang tulad na pagkalat, Bryan Clark, isang gawain sa Navy dalubhasa, sinabi sa mga media outlet. Ang F-35B Lightning II kasama ang Marine Fighter Attack Squadron 211 13th Marine Expeditionary Unit, MEU, ay inilunsad mula sa flight deck ng Wasp-class na Amphibious Assault Ship. Plano ng US Marines na gamitin ang naturang Lightning Carriers bilang suplemento sa mga malalaking operator ng sasakyang panghimpapawid, ayon sa isang tagapagsalita para sa Marine Corps. Sasamantalahin nila ang barko ng amphibian assault bilang isang base sa dagat, ngunit sa parehong oras ay magbibigay ng isang makabuluhang air force na may kakayahan sa pag-atake. Kung ikukumpara sa mga regular na operator, ang Lightning Carriers ay mayroong mas maliit na mabisang saklaw kapag nilalaban nila ang Navy at air aggression o nagsasagawa ng mga pag-atake. Ang kahinaan na ito ay sanhi ng pangangailangan na gumamit ng mga pagbabago sa F-35B na angkop para sa mga maikling take-off at mga vertical landings na kinakailangan sa mga amphibious deck ng barko. Ang pagbabagong B ay may isang mas maliit na saklaw ng pagpapatakbo at epektibong kargamento kaysa sa F-35C, isang pagbabago na ginamit sa mga sasakyang panghimpapawid ng Navy ng US. Ang isa pang kahinaan ng Lightning Carriers ay na maaari silang magdala ng mas kaunting mga manlalaban na jet kaysa sa mga super carriers. Bagaman sa teoryang maaaring may install ito hanggang sa 16-20 F-35s, ang bilang na iyon ay nangangahulugang kumpara sa higit sa 75 mga jets na maaaring dalhin ng mga operator ng klase ng Gerald R. Ford. Ang pagsasanay ay bahagi ng ehersisyo ng US Pilipinas, na kung saan ay naiulat na nagsagawa ng mga pagsasanay sa posibilidad na makuha ang isang maliit na isla na may magkasanib na puwersa. Kinokontrol ng Pilipinas ang ilang mga isla sa South China Sea, na ang tubig ay pinag-uusapan pa rin ng maraming mga bansa, kabilang ang China.